Mabilis ang pagpapalit naman ng motor ngayon ang ituturo ko sa inyo. Makikita nyo naman na gumamit muna ako ng tester para malaman kung buhay pa ang motor, pero wala na talaga, kaya umpisahan na nating palitan. Pero syempre bago ang lahat. Kung di ka pa naka-follow sa aking page, baka naman. Pagtapos matanggal ang mga tornilyo, dahan-dahan tanggalin ang housing para hindi magasgasan ang bushing. Tanggalin din muna ang pin para maayos ang pag-align mamaya. Isunod mo na din tanggalin ang motor, at pag natanggal na, punasan mo din ang mga housing dahil madami yan alikabok. At pag napunasan na, lagyan na ng langis, siguro naman alam nyo na kung paano maglagay, na ituro ko na sa inyo sa last video kung paano ang paglangis, pero kung di nyo pa napanood, eto panoorin nyo na lang. Siyempre langgisan din ang shafting para pag ipasok mas madali dahil may pampadulas, hahaha. So ito na ang bagong rewind na motor, dapat ang ipapalit na motor ay pareho ang kapal at ang butas, dahil pag hindi pareho pwedeng mag-init at mabilis masunog ang motor, sayang lang ang pera. Dahan-dahanin lang uli ang pagsalpak sa motor, dahil hindi pwede magasgasan ang coil, at pag nasalpak na sa housing na panglikod isalpak naman ang shafting, dahan-dahan lang din para hindi matamaan ang rotor. Pag nasalpak na, silipin ang likod kung nakasentro na ba ang rotor, at pag okay na pwede na ilagay ang pangharap na housing sa at pag okay na ang align, saka itornilyo lahat, dapat mahigpit na mahigpit ang pagtornilyo, dahil pag maluwag mawawala sa align at hindi makakaikot ng maayos. Isunod naman ikabit ang gearbox, itornilyo lang din ang mahigpit. Pagtapos makabit ng gearbox, palitan na din ang capacitor. Kung 1.5 UF yung dati, dapat 1.5 UF lang din ang ipapalit. Di pwede taasan or babaan, pwede kasing dahilan ng pag-init ng motor pag mababa or mataas ang nilagay. Sa terminal ng capacitor, hindi na ako naghinang, gumamit na lang ako ng shrinkable tube, iinitin lang ng lighter para mag-shrink. Pag okay na ang capacitor, isalpak na ang housing sa base ng fan. At saka naman ayusin ang wiring, at pag standard naman ang fan mo madali lang mag-wiring connection dahil ang madalas na gamit sa mga rewind ay standard color coding. Gumamit din ako ng cambric tube para hindi magdikit-dikit ang mga connection, mas okay kasi yan kesa electrical tape. Tapos ang ginamit ko naman na panghigpit ay cable tie, mas madali ay maintenance pag ganyan ang ginawa, para sa akin lang aewan ko sa iba. May matanda na naman, ang uuwi ng masaya. Hahaha. At laging nagpapaalala, na pagsira ang electric fan, ipagawa nyo na lang.